Hi mga bench! Welcome to my channel! Okay, newbie po ako dito sa YouTube. So, dahan-dahan po akong gumagawa ng mga videos na kakailanganin sa YouTube. At sana po isa-subscribe na ako. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. At sa mga gusto ng sub-to-sub, just comment below. At magsa-subscribe tayo each other. Okay, so ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano ba mag-edit using PixelLab. Mag-i-edit ng ating YouTube thumbnail. So, si PixelLab ay free lang siya na application na madadownload nyo sa Play Store. At saka dito po easy, ang dali-dali lang talaga mga besh. So, dito ako nag-i-edit kasi po simple at madalian lang talaga. So, maganda po talaga yung application na ito. Kaya po, pinopromote ko na i-install ito sa mga newbie na gustong makapag-start. So, ito pong application na ito is bagay na bagay sa ating mga baguhan dahil dito ay makapag-edit tayo ng maganda. No, walang etchos. Hindi na kailangan ng application na may bayad. Okay, free na free na free na free 100%. Wala rin siyang watermark. At yun. Basta, maganda siya, besh. So, ngayon, ituturo ko sa inyo. Madali lang to, besh. So, ano ba yung YouTube thumbnail? Diba, yun yung makikita sa video natin. Yung sa bago tayo mag-open ng video, yun yung makikita natin. So, yun yung YouTube thumbnail. So, ready ka na? At sisimulan ko na ituturo sa iyo. Tara, let's! First, ay pumunta tayo sa Play Store para mag-install ng PixelLab application. So, type PixelLab. Yan, lumabas na siya. Then, install. Open po ang nakalagay sa akin kasi po nakapag-install na ako ng PixelLab application. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-install, install first dahil yan po yung gagamitin natin pang edit ng ating YouTube thumbnail. So, ngayon kapag nakapag-install ka na, pumunta ka na sa PixelLab application. Click open. Open mo yung PixelLab and now pwede na tayong mag-start na mag-edit. First ay maghahanap muna tayo ng ating magiging background. Pwede kayong mag-download ng background. Pwede rin kayong pumili ng background dyan sa PixelLab. Built-in na po yan. Nandyan na po yan. Magaganda din naman yung kulay. At ngayon, nakapagpili ka na, click mo yung image size, then custom, click mo yung YouTube thumbnail. Para po hindi siya malaki, hindi siya maliit, sakto lang. Ngayon, pupunta ka na ng gallery para po pumili ng magiging pictures. Click mo lang yung picture na gagamitin mo, then click OK. Yan, pwede nyo po siyang ma-move, pwede nating paliitin or palakihin, depende po sa kung ano yung gusto nyo at kung ano yung mababagay. Then, marami pang pwedeng pagpipilian dyan para magiging maganda or kung ano ba sa tingin nyong magpapaganda ng magiging YouTube thumbnail nyo. Ngayon po, ay pupunta na tayo sa text. Yan, may font. May pagpipilian kayo. So, gusto ko itong chunk 5 kasi medyo malaki at klaro. So, ayan, nakikita nyo. At kung mag-edit kayo ng text, just click itong nasa taas. Yan. Yan, pwede na kayong mag-type ng kung ano yung magiging title na ilalagay nyo sa inyong YouTube thumbnail. Ayan, try tayo ng try. Halimbawa, simple, simpleng pala, simpleng edit gamit ang PixelLab. Okay, kaya yan. Or edit gamit ang PixelLab.
thumbnail. So ayan, hindi pa nakapag-decision si Besh kung ano ba talaga. YouTube thumbnail. Ano ba? Ano bang magiging title natin? So ayan, delete na naman. Delete, erase, erase. So ito, baka pwede na to. Baka okay na to. How to edit YouTube thumbnail using Pixelab. So baka yan, baka okay na yan ha Besh. Tama na Besh, nakailang type ka na Besh, nakakahiya Besh. So yan, okay na yan. Just click okay. So yan, makikita nyo na. Pwede nyo po siyang i-adjust. Balik lang po ulit tayo dun sa taas. Then yung T, yan po yung pag-a-adjust. Yan, pwedeng palitin or pwedeng palakihin. Pwede siguro natin iurong yung Pixel Lab sa baba para magiging fit. So yan, mas bongga. Kung gusto nyo pang i-adjust, click nyo lang po ulit sa taas. Then yung T, dyan po tayo pwede mag-adjust ng ating text. Pwede nating palakihin or paliitin. Depende po kung ano pong nababagay. Then pag okay na, click nyo lang po yung check po for okay. Yan, pwede nating ma-move ulit yung pictures kung gusto natin. Ayan, hanap lang po tayo ng magandang angulo. Ayan po, pwede nating papalitan yung ating background kung ano po yung nababagay sa text na ginawa natin. May mga color po yan siya. Merong red, black, or pink, or kahit anong gusto nyo. Pili lang po kayo kung ano pong gusto nyo din. Kung may napili na kayo, click OK. At marami pang ibang pwedeng pagpipilian dyan. Hanap lang kayo ng hanap na kung ano sa tingin nyo yung nababagay sa YouTube thumbnail na gagawin ninyo. Click nyo lang yung OK pag may nahanap na kayo. Parang mas maganda yung black na lang. Okay, ito. Yan, click, check. Then, kung yung text gusto nyo namang palitan ng kulay, sa taas ulit. Yan. Nakikita nyo po, nag-iiba po yung kulay niya. Pwede naman pong combination or tinatawag na gradient. Yan. Yan. Or magiging yellow na lang kaya lahat. Yan. Mas bongga. So, yun na po yung mukha niya. Simpleng edit. Pwede pa kayong mag-add ng kahit na anong pictures na gusto ninyo or kung anong magiging title nyo or anong magandang idagdag pa. Pwede kayong mag-download ng mga ibang pictures. Kung mag-add kayo ng pictures, punta ulit kayo sa gallery, din add lang kayo ng pictures. Pili lang kayo at kung may pili na kayo, click nyo lang yung okay. Yan na. Pwedeng stickers, may mga emojis. Yan. Kung gusto nyong lagyan, for example, maglalagay tayo ng okay. Try natin. Yan. Halimbawa. Nawala. Sana yun.
Yan, click nyo lang. Tapos, pwede nyo rin siyang i-move or i-urong kung saan nyo gusto ilagay yung stickers na nagustuhan ninyo or nababagay sa inyong gagawing YouTube thumbnail. So, yan, tinry natin yung okay. Nilagay na lang natin siya sa gilid kasi medyo malaki yung text natin. So, marami pa kayong pwedeng pagpilian dyan. Yan, mga stickers or emojis na gusto nyo. Emojis. Yan. At kapag nakapag-decide na kayo, ay meron pa pala dito. Ipapakita ko sino may mga shapes. Pwede kayong mag-draw. Ayan, nakikita niyo po. Hindi kasi ako magaling mag-draw, so hindi na ako nag-draw. Nag-drawing pa ng etchus. Ayan. Ayan, draw. Kung pwedeng kung sino magaling mag-draw, pwede kayong mag-draw. At kapag okay na yung YouTube thumbnail nyo, i-click nyo lang yung tatlong dot sa taas at export image, then save to gallery. Ngayon, ay titingnan na natin sa ating gallery kung na-save ba siya. Okay, so ayan na nga, how to edit YouTube thumbnail using Shopsilog. May natutunan kayo, like nyo lang po, and thank you. So, yun na nga mga beshies. Sana may natutunan kayo. At sana po, kung gusto niyo itong video na to, please like po. At pa-subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Thank you for watching! Bye!